And yun na nga guys, nandito tayo sa ating bagong video. And napakatagal natin hindi nakagawa ng video guys dahil napaka-busy. So ngayon, magagawa tayo ng isang trabaho na basic lang naman yan. Kung makikita nyo, putol yung post or bakal na to. And kailangan natin yung gawa ng remedyo yan. Or ipapatutugtog natin or gagawa tayo ng bago. So syempre, para malaman natin kung mayroon tayong mga available na materials, no? Mga bakal kung meron ba tayo. Siyempre, sukatan muna natin ang caliper yan. So sinanapan ko kung anong size niya. So pinakita ko and hindi niya nakikita yan kasi malabo naman or hindi naka-zoom in. So next step naman, siyempre check natin kung meron tayong size ng same na bakal or same na tubo na gagawin natin, no? So ang ending, wala akong nakitang same schedule or same nakapal ng tubo na yun. So kailangan natin mag-improvise. So sinukatan ko yung luma. So about 43 millimeters. Buti na lang mayroon akong mga retaso ng mga bakal or mga tubo na nakabalandra sa gilid-gilid na ayaw kong i-let go na hindi ko tinatapan kasi alam ko balang araw magagamit ko siya. So yun na nga. So first thing first, i-prepare natin yung gamit natin, grinder, PPE, and then sukatan natin ngayon kung saan yung pinaka okay pa na part ng bakal, and then markahan natin yung bandang bulok na patanggalin natin yung bulok na part at palitan natin ng bago or maayos na tubo, no? So yun na, kailangan putulin na natin yung bulok na part para, you know, mawiling na natin yung bago and magamit na nila yung tubo na to. Kahit alam nyo, no, kahit maliit lang to, malaking bagay sa barko yung ginagawa ko. Tapos ako yung tipo ng tao na bakit na ginagawa ko, sinusulat talaga sa aking mahiwalang notebook kasi lahat ng mga na-accomplish ko, hindi ako nakita, and every time na gawin ko siya ulit, madali na lang kasi, you know, meron ako measurements. So after ko siyang putulin at i-prepare, no, yung aking mga ipagdudugtong, so welding na natin siya. Actually, hindi naman ito ganun yung kalaking trabaho. So gusto ko lang i-share, no, yung mga small things, maybe sometimes big things na mga ginagawa ko para naman, you know, ang mga gustong matuto rin kita pa, no? So di yun lang, it's welding time. Welding na naman tayo ito mga mesh. So okay lang naman, after mabiling tapos na rin yan. Wala na rin yung mga ibang ganap dyan. Happy ako kasi nagawa ko yung mga gano'n, nakapag-welding ako, nakapag-machine, no? So malaki advantage din kasi marunong mag-welding. Hindi mo lang siya magagamit sa barko. Sa bahay mo rin, imbis na ibahid mo pa sa ibang tao yung, di ba, pagpapagawa mo ng mga maliit na bagay, gates, o kung ano mga ano, di ba, kung kaya mo naman gawin. So yun lang yun, tapos na, di ba? So tapos na siya, wala akong nagamit na bagong tubo, nakatipid yung kumpanya, tapos ang trabaho, di ba? Bye-bye!